May kasabihan na mahirap ang maging mabuti, pero wala nang masihirap pa sa pagiging banal. Kaya nyo? Gaya ng mga Pilipinong santo na sina San Lorenzo Ruiz at Saint Pedro Calungsod. Ngayon, alam nyo ba, may isang Pinay ang usap-usapang inilalakad sa Batikano ang pagkabanal para maging isang ganap na santo. Kilalanin natin si Caloring, the next Pinay saint. Kaya nga ako nakakuha ng ganitong ano dahil yung sa magulang ko, sa kahirapan ng buhay, yung ginagather nila kami, tinuturo sa amin ng pagdadasal. Siya si Loriana Franco o mas kilala bilang si Caloring. Ang pinaka-aktibo at veteranang katikista sa Barangay Hagonoy, Taguig City. Mula nang magkaisip, iminulat na si Caloring na maging madasalin. Doon ko nakita sa amang ko nung nabubuhay, yung bang ano, religious siya. Kahit na mahirap, pati inang ko, hindi rin no right. Pero sinikap kaming maimulat sa amin yung tungkol sa aral pananampalataya. Pagdadasal ng orasyon bago kumain, magdadasal pagkatapos kumain, bago matulog ang gabi. At saka tinuruan din kaming magdasal ng rosaryo. Papasok sana sa kongregasyon para magmadre noon si Caloring, pero dahil sa kahirapan ng buhay, mas inuna niya ang tumulong sa kanyang pamilya at mga kapatid. Being the eldest sa pamilya, siyempre intindihin ko, walo kami magkakapatid. Paano kung matutulungan ng mga kapatid ko para maging makapag-aral? Nagtrabaho bilang clerk at telephone operator sa Air Force si Caloring. Pero dahil sa calling ng Diyos na tumulong sa mga gawain sa simbahan, nag-resign siya sa trabaho. Ayaw niya ng ginhawa sa buhay, ayaw niya ng pinaglilingkuran siya, ayaw niya ang pinagsisabisyuan siya, gusto niya, siya yung nagsiserve. Meron rin siyang vow of simplicity na kung saan siya ay isang payak. At simpleng babae lamang. Dito sa parokya ng Hagonoy sa Taguig City ay inalay at nilaan ni Caloring ang kanyang oras at buhay para makapaglingkod sa komunidad. Tinalikuran niya ang trabaho at karangyaan. Maibahagi lang ang kanyang debosyon sa Panginoon. Siya po ay isang sugo ng Panginoon upang i-instill sa mga bata ang pagiging isang mabuting tao. Isang voluntaryong gawain sa simbahan ang pagiging katikista. At kahit walang kinikita si Caloring, patuloy siyang nagbabahay-bahay. Maibahagi lang ang salita ng Diyos, lalo na sa kabataan. Sa katunayan, ilan sa mga naging estudyante niya ay mga alagad na rin ngayon ng simbahan. Si Father Eric Santos, estudyante ko yan sa Tondo High School, saka sa Mulabe Elementary School. So, meron akong eskwelong mga madre, pare, sila Father Ramirez na nandun na sa Tigabambang yun eh. Naturoan ko ng katesismo. Kahit walang pera, tinatyaga ni Caloring na mapuntahan lahat ng mga liblib na lugar sa Taguig. Sa kanyang mga sakripisyo, bokasyon at pagtulong sa kapwa mahihirap, nakatanggap siya ng Papal Award Pro Ecclesia et Pontifice noong 1990 mula kay St. Pope John Paul II. At noong 2002 naman, nagawaran siya ng Mother Teresa of Calcutta Award. Siya yung may vow of generosity na kung saan hanggat kaya niyang ibigay lahat. Sumisimbolo ng kasimplehan at puno ng pagmamahal sa Diyos, si Caloring. Inialay ang buhay sa simbahan hanggang sa kanyang huling hininga. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable
Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Taong 2011, binawian ang buhay si Caloring dahil sa sakit na cancer. At 10 taon makalipas ang kanyang pagkamatay, ay binuksan na ng Diocese ng Pasig ang proseso ng pangangalap ng mga ebidensya ng isang milagro para sa proseso ng pagiging santo ni Caloring. Tayo po ay nasa paghahanda sa formal na proseso sa kabanalan ni Caloring sa ating diocese. Noong 2019, nagbuo si Bishop Milo Vergara, ang obispo ng Pasig, at the same time siya rin ang petitioner, no, ex officio doon sa process na bumuo ng ad hoc committee. Ang reason or yung purpose nung ad hoc committee is to promote the life of Caloring para maramdaman kung meron bang level of interestedness ang mga tao tungkol kay Caloring. And then since then, marami na kaming natatanggap na mga testimonies, mga written documents na patungkol kay Caloring. Ano ang proseso? Dadaan ito sa apat na hakbang. Una, ang isang lokal na obispo dapat magbukas ng opisyal na cause for beatification and canonization. Dito isusumite ang mga dokumento sa Dicastery of the Causes of Saints. So ano yung laman ng isasubmit namin? Una, yung kanyang biography. Pangalawa, yung kanyang heroic virtues. Pangatlo, yung alleged miracles, kung meron na, na na-associate kay Caloring. Pagkatapos, pagsasamahin ito ng isang postular o ang taong nangangalap ng mga ebidensya para sa beatification at canonization process ng isang soon-to-be saint. Ang mga dokumentong ito ay tinatawag ng positio. Positio, parang thesis na makapal yan na papel. Nandun lahat yung authenticated records. And depende yun eh, kung paano ang proseso ng mga officiales. Kung magbe-benchmark tayo sa ibang mga dioceses, yung proseso na yan, bago makapag-produce ng positio, inaabot ng 3 years, ng 4 years, or 5 years, or even more. Doon lang sila makakapagbigay sa amin ng information sa atin kung okay, pasado, venerable. Okay, pwede, accepted yung miracle, beatified natin, blessed na. And then another miracle, then for canonization. Kailangan ng isang himala na maaaprubahan bilang tunay na himala ng Batikano bago ikaw ay maging isang ganap na santo. At dito sa grotong ito mismo, nagkaroon umano ng aparisyon ang mahal na Birheng Maria sa ngalan ni Caloring. Naglalakad ako sa plaza, nagdadasalad ako ng rosaryo. May lumapit na matanda, tapos sabi ng matanda, "Father, nakita ko po yung isang babae, maputing-maputi at maganda, nandoon mo, nakatayo doon. Malaki po siya." Tumingin ako sa grot. Wala naman akong nakikita. Tapos sabi ko, isa pa ito. Sasermon ako sa kanya, matanda. Pagtingin ko, wala. Wala. Pagtingin ko sa paligid, wala. Sabi ko, kinilabutan ako.
The next morning, lahat ng mga tahaba doon sa simbahan, nilipat ko sa grotto para matapos agad yung grotto. Tapos sabi ko sa mga staff ko, hanapin niyo si Caloring. Sabihin niyo, inaasikaso ko na yung grotto. Nahanap ng Rated Corina ang isa sa mga nakaranas daw ng himala ni Caloring. Ang anak ni Glorina, nalagay sa kritikal na kondisyon pero napagaling umano ng Pinay na katikista. Eh, kasakit yung panganay kong anak, nagka-critical condition. Isa siya sa nagpalakas ng paniniwala ako. Sabi niya, huwag ka mawalan ng pag-asa. Gagaling yung anak mo. Hindi ma-diagnose ng doktor ang kondisyon ng anak noon ni Glorina. Inuwi na nila ito sa bahay nang mawalan na ng pag-asa na gagaling pang anak. Araw-araw, dumadalaw noon sa kanilang bahay si Caloring para ipanalangin ang paggaling nito. Akalain ko mawawala na yung anak ko. Umaling. Hindi ako tinigilan ni Caloring sa panalangin, pati sa financial na pagtulong. Kung mapatunayan man ang isa sa mga sinasabing himala na nagawa ni Caloring kahit ito ay namayapa na, malakas ang tiyansa na baka nga siya ay maging susunod at pangatlong Pilipinong santo. Naniniwala ako sa tulong ng Panginoon na ito ay magiging successful sa in God's perfect time, ika nga, di ba? Mangyayari ito. Dakilang tagapangalaga na mamahihirap at may sakit. Dakilang workaholic ng kaharian ng Diyos. Dakilang alagad ni Kristo. At totoo, yung si Caloring. Isang simpleng tagapaglingkod ng simbahan. Inalay ang buong buhay para ibahagi ang mabuting gawa at salita ng Diyos. Siya, si Caloring, ang dakilang katikista. Siya na nga kaya ang susunod at kauna-unahang Pilipinang santo sa ating kasaysayan? The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Ako yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.